yan. Again, once and for all, this is your Papa Rude Dry Vlogs na patuloy pong nagpapasalamat po sa inyo, sa inyong pagtangkilik niyo po sa aking mga palabas. Nandito naman po tayo ngayon dahil may panibagong topic naman po ako na itatackle for this day. Dahil po, ito po ay kailangan ng mga driver o mga motorista. But before anything else, kumusta nga pala ang iyong pagdadrive? Palagi kong tanong yan kasi napakarami ko pong mga nakikita ang mga driver na hindi po nila magawa ng tama. Napakasimple lamang po naman ang logic ng driving. It's all about discipline. Kailangan po may disiplina ka sa sarili mo para at least may disiplina ka rin sa pagmamaneho sa kalsada. Sana po hindi ka po nakakagawa ng hindi maganda sa iyong kapwa, motorista o driver, dahil napakahirap kayo rin ang makikita-kita. Baka mamaya matandaan ka, sagiin ka na lang, hindi mo alam, yun, maaksidente ka na. Kaya iwas po sa kagulangan sa kalsada dahil hindi natin kilala ang ating mga kapwa motorista. Yan po ay isang tips paalaala lamang po ng inyong mahal na Papa Rude Drive Vlogs. Pakalaga po ng ating pag-uusapan ngayon. Kapag hindi mo to alam, sigurado pwede kang magbayad ng 5K. Ito pong topic na itatakal ko ngayon ay is about RA 8750. Ano ba ang RA 8750? Sa traffic law or sa traffic rules and regulations, kailangan nalalaman mo to, dahil pag hindi mo to alam, nako, tiyak pag nahuli ka, bayad ka. Kung hindi pa tayo lubusang magkakilala at ngayon ka lamang napadaan sa aking channel, kung gusto mo pong manatili sa aking channel na ito at gusto mo po na malaman ang iba't iba pang mga tips sa kalsada, wala ka pong ibang gagawin kundi pakisubscribe ang channel ko, nasa baba ang icon, and huwag mong kalimutang i-press ang notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga video ang gagawin ko pa. And huwag mo rin pong kalimutang i-like and i-share it sa iba upang nang sa gayon malaman din po nila what is RA 8750 in traffic law. RA 8750 is all about po doon sa tinatawag na wearing seatbelt. Kapag ikaw ay nahuling hindi naka-seatbelt saan man na kalsada, lalo na sa highway, tiyak po magtutubos ka ng ticket mo, 5K masyadong mataas, ano? Hindi, 5K po. Ang RA 8750 ay napaka-importante kasi dyan sa kanilang paliwanag ay dyan nakasalalay ang buhay mo. Kasi once na hindi ka naka-seatbelt, kapag ka inabangga, may posibilidad lumusot ka sa windshield, or kung hindi ka naka-seatbelt, may posibilidad na tumilapon ka. Kaya importante po itong RA 8750, na ang ibig sabihin ay seatbelt, wearing seatbelt. Iba't iba po ang pagkakandak o ang mga penalty or fine, no? Yung halaga ng magiging pagtubos mo kapag ka ay nahuli ng seatbelt or walang seatbelt. Pero ang pinakamataas po niyan ay kapag ikaw ay nahuli mismo sa SLEX, NLEX, Cavitex or any highways, no? 5,000 po yan kapag ikaw ay walang seatbelt. Sa mga local, mayroong 2,500, may 2,000. Pero sayang pa rin, di ba? Kung wala kang seatbelt at nahuli ka, sayang naman yung pangtubos mo. Which is napakasimple lang naman. Pagsampa mo ng sasakyan, kailangan seatbelt ka agad. And then, takbo. That is for your and for our safety. Kapag ikaw po ay kumuha ng exam sa LTO, examination, katulad nga po ng sinabi ko kanina, no, na kapag hindi ka naka-seatbelt, ikaw ay mag-fine or mag-penalty.
sa LTO exam po, kapag pasado ka nga sa tinatawag na exam, pero pagdating mo naman po sa actual or driving test, at magaling ka nga mag-drive, pero hindi ka nag-seatbelt, matik, sasabihin sa'yo ng instructor, pagbaba mo, bagsak ka. Magtatanong ka, bakit? Napakarami po ng mga ganyang nangyayari nung ako ay nag-renew ng license ko, yung mga kasabayan ko ang gagaling mag-drive. Pero taka sila, failed sila. Bakit? Sabi nung instructor, ba't hindi ka nag-seatbelt? Driver ka ba? So kapag ikaw po ay kukuha ng exam sa LTO, tatandaan mo yan, no? Pagsakay mo pa lang, ifasten mo na ang seatbelt mo. Para na sa gayon, doon pa lang may point ka na na pwede kang ipasa ng instructor. Or, ugali na rin po natin kapag tayo ay nagmamaneho, pagsakay pa lang, mag-seatbelt na po tayo kasi mahirap na kapag ating nakalimutan at nakalabas tayo ng highway at may nakakita sa ating enforcer, sigurado huli tayo. Wala tayong magagawa. May violation tayo eh. So, tandaan po natin guys, ang salitang kalimot ay hindi po yan naaayon o nararapat kapag ikaw ay isang driver, dahil once na ikaw ay nakalimot, ay nako, baka makalimutan mo rin ang dapat mong gawin, tiyak aksidente ang iyong kahahantungan. And sa akin pong pagkakaalam, sabi po ng isang kakilala ko na taga-LTO, ang RA 8750 or not wearing seatbelt ay isa po sa tinatawag na mortal sin pagdating po sa road violation. Kasi yun nga po, kapag ka hindi ka naka-seatbelt, may posibilidad na kapag ikaw ay sumalpok or what, ikaw po ay tsak, patay. Kasi titilapong ka, wala kang seatbelt. Napakaraming ganun, di ba? Yung iba, lumusot na sa windshield. Kasi bakit? Hindi naka-seatbelt eh. Hindi nakapasin ang kanilang seatbelt. So, kailangan po natin na palagi pong nag-seatbelt. Ugaliin na po natin, uulitin ko po. Ugaliin na po natin na palagi po tayo dapat na naka-seatbelt. Maging kaugalian o maging ugali, gawi na po natin or habitual na po natin kapag tayo ay nagda-drive ang magsuot po ng seatbelt. Kasi kapag iyo pong naging ano yan, naging habitual yan, lagi mo nang maaalala, pagsakay mo ay seatbelt. Kung binabaliwala or ini-ignore mo po ang pagsusuot ng seatbelt, i-ignorein mo na lang po yan palagi. Magugulat ka na lang, hinuhuli ka na. Ang kaso, not wearing seatbelt or RA 8750. Hindi ka po nagsuot ng seatbelt, so wala kang magagawa. Kapag hinuli ka, huwag kang magagalit or huwag mong mumurahin ang manghuhuli sa'yo dahil ikaw ang may kasalanan. Yan po ay ginawa lamang nila na ikaw ay hinuli para po sa'yo na rin pong safety. So guys, na nakabigay na naman po ako ng panibagong impormasyon o kaalaman o dagdag kaalaman sa inyo, no? At ako po ay nakatulong na naman po sa lahat ng mga motorista at driver na kagaya ko, yung nagpapabaya po sa tinatawag na pagsusuot ng seatbelt. Ako, sa totoo lang, ang gawi ko na yan, pagsampa ko ng truck, suot si seatbelt. So, makalabas man ako ng highway, naka-seatbelt ako. And, salamat sa Diyos kasi hindi pa po ako nahuli ng kaso na yan, na hindi naman po ako sa aking paalala sa aking mga kapwa driver o motorista sa kakulangan ng kaalaman, aksidente o kapahamakan ang ating maaring kahahantungan. Kaya narito po ang aking channel upang kayo ay tulungan. Paano? This is your Papa Road Drive Vlogs na patuloy pong nagpapasalamat at nagsasabing hasta la vista baby. Mwah! See you on my next vlog. Bye bye.